kapag ginawa natin yung will ng Lord, lalo-lalo na ngayong araw nito, expect blessings from God. Panginoong Jesus, Diyos na may gawa ng langit at lupa, salamat po. Pagpapalan sa lahat! At pagpapuhay na dapat sa Diyos! Amen! Sa pagpalakpak na malakas! Full of successful failures. Many of the most people overcome setbacks and disappointments to reach the top. Be tenacious, an old-fashioned alchemist who turned metal into gold. Saturday is a big day. Don't lose your chance. Live that day as if it were your last. Your time is limited. Do not waste it living someone else's life. Know what you want in life. Define your own success and stop at nothing to achieve it. You got a dream, you got to protect it. You want something, go get it, period. Everybody, what is your goals? Thank you.
saksi kami sa bawat kuya't pagod na dinaanan ninyo para makuha yung bawat lisensya nyo. Nagawa natin ipasa ang board exam. Though wala tayong top notchers, okay lang yun. At least, we fought a good fight of faith. Pag-celebrate lang naman na hindi naka-rely kung ilan yung pumasa, kung ilan yung nag-top, kundi kung ilan yung gumanda ang buhay at gaganda pa ang buhay dahil sa section na tanggap ninyo mula doon sa mga pinaghirapan nyo talaga. Masaya-masaya kami kasi at least alam niyo na mula umisa hanggang dulo sinamahan namin kayo. You are holding on to that dream. You have a choice today to go up or stay down. Now is the time to take the first step to the top. With quality review materials that produce board top notchers and thousands of board passers across professions, in dynamic, innovative, and interactive review delivery. Ensuring an excellent, balanced, relevant, and comprehensive review experience. Extending support beyond review and celebrating victories together as one family. What you choose today determines your success, so make that powerful decision. Welcome to the top. Choose to be the top with Top Rank. Laki ng change ko simula nung pumasok ako hanggang nakagraduate ako from Top Rank Review Center. One of the best sila sa buong Pilipinas. Mga staff, sobrang accommodating. Talagang din nila tinitipid yung mga reviewees nila sa mga kailangan para matuto. Sobrang lively ng environment, very conducive for learning. Ang daming natututunang knowledge na bago na hindi mo narinig nung college. Mga bago talaga sa pandinig mo, sa kanila mo matutunan kasi talagang nagre-research yung mga lecturers from Top Rank para maibigay yung mga kailangan talaga ng mga students. After nung exam, confident ako na RRT na ako, pero hindi ko in-expect na makukuha ko yung 10th place. Nakuha ko tong place na to ng dahil sa Top Rank. Honestly po, hindi po ako one of the best students in our batch. Susunod po, hindi po talaga ako masipag na tao. Kinailangan ko po talaga mag-review center. Top Rank is one of the best talaga na review center. Kasi kumpleto, isang malaking part po talaga ng success tong
review center na to kasi pinush po talaga nila kami sa pinaka-limit namin. Minotivate nila kami, tinuro talaga nila lahat. Yung mga staff din po, sobrang friendly nila, approachable. And then, yung mga lecturers, the best po talaga sila. Kasi kung saan-saan pa po sila galing, kahit pagod sila, magtuturo po at magtuturo yan kahit hanggang 9 PM, nagtuturo po sila, tapos galing pa po silang biyahe, ganun. Sobrang sulit po talaga sa TopRank. TopRank is actually a good review center for us for taking the Radiologic Board Exam. I actually tried to study by myself, but since they gave me some follow-up review material and I was challenged by those, so I tried to enroll then. I enjoyed enrolling in TopRank actually, since they taught me a lot. Actually, the best thing about TopRank is that it doesn't bind you with the four corners of the room. They try to embody you with the proper mindset in what's actually worth reviewing for. Are you trying to review for yourself or for the board exam? And they're trying to incorporate it with the faith, trying to make sure na naka-center ka pa rin kung what really matters. And it's not just about passing the board exam, but you have to have the professional mindset, and of course, everything is centered to God. Natulungan kami noon ng TopRank dahil sila mismo yung nag-adjust ng schedule nila, binigyan nila kami ng magandang schedule para kung ano yung naturo sa ibang block, madaanan din namin. Kahit 2 months lang na pumasok sa TopRank, naging family na yung touring nila sa amin kasi nag-a-ask sila kung okay pa kami. And lagi nilang tinatanong kung kaya pa namin para maging best kami sa sarili namin. Napili ko na mag-review pa rin sa TopRank kahit may mga available pa na ibang review centers or meron namang mga resources. Kasi sa review, parang kailangan mo is yung pati mag-motivate sa'yo, hindi lang magtuturo, pati yung sasamahan ka talaga along your journey para sa board exam na tatahakin mo. Thank you.
our ever-loving Father, the core of every reason, the source of truth. You who made the earth and the heavens are the ultimate goal of every knowledge seekers, the infinite wisdom, the cause of all that is good. We are truly grateful for this opportunity to gather together as a community despite the challenges we face each day. Yet you remained and gave us strength to carry on the responsibilities of bearing intelligence and using them for better purposes. We now humbly ask you to join us in our endeavor to explore the wonders of life in the world for knowledge's sake, that in whatever we learn today, we become more grounded to you, who is truth, who is love. We pray that you bless our speakers, the fount of your infinite knowledge, that they can share something worthwhile despite the limited time we have. They can channel all they know and share to us the beauty and truth of living as your child. We pray that you guide our participants, the seekers of your boundless knowledge, that they may continue to persevere in the search and be deemed worthy to share what they learn from today's session. Sanctify us, O Lord, not because we are worthy of it, but because we believe in your love and mercy, that at the end of the day, we can take home something that's amazing and meaningful. This we ask and pray through Christ our Lord. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, Diyos ang sinahanan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyag ka ng mag-ibig. Sa mandulupin, di ka pasisigil. Sa nagatak, tutok sa sibuy at sa langit mong pangaw. Ay hinatak, tulakawin sa pagkayang minamahal. Pagkawag mo'y tagumpay na nagtinitin. Pagkituwin na karaw niya kailan pang ay di magtitinit. Luma na araw ng buwan, hagit pagsinta. Buhay langit sa pinito. Aming ligaya na pagkay mga amin. Ang pamatay ng dahil sa'yo. Rankers, guests, deans, coordinators, and everyone here on Zoom and Facebook Live. My name is Caroline Palayas, and I will be your host for today's event.
So today we will be having our Bayanihan Review Assistance Program for Radtech, wherein we will be giving out three lecture series from July 7th until the 11th from 1 to 3 p.m. for our Top Rank Radtech free lecture series. We will be having Human Anatomy on July 7 by Professor Vince Neil Rafael Soclad, Rad Positioning on July 8 by Sir Reynold Anthony Gonzalez, Rad Physics on July 9 by Professor Mark Jayson Gutierrez, Rad Sciences on July 10 by Professor Anthony, and last but not the least for Rad Technique on July 11 will be Professor Maria Isabel Ramirez. So for the benefit of those who doesn't know who Top Rank Review Academy is yet, let me introduce our brief company profile. So Top Rank has been established in 2013, and right now we're already considered as one of the biggest national review centers here in the country. We currently have 20 local branches and 4 international branches. So for our local branches, let's start with our Manila main office. We are located at the 5th floor of the Don Lorenzo building, right in front of PRC in Moraita, Manila. And we also have branches in Quezon City, Marikina, and Caloocan. For provincial branches, we have branches in Dawag, Baguio, Dagupan, Nueva Vizcaya, Tuguegarao, Bataan, Bicol, in Legazpi, and Naga, Cebu, Iloilo, Tacloban, Calbayog, Davao, Bacolod, Zamboanga, up until Coronadal, South Cotabato. And for our international branches, we are located in the Republic of Indonesia, both in Jakarta and in Bandung in Indonesia. So what we basically do there is provide them international exam review, as well as trainings and seminars for their healthcare workers to be more globally competitive. And you know what, amongst all the other review centers here in the country, we're the only one who was invited at the 70th anniversary of diplomatic relations of Indonesia and the Philippines. And this happened prior to the pandemic, before the lockdown last year. We also have branches in Dubai and in Abu Dhabi in the United Arab Emirates. So what we do there is provide them international exam review, as well as IELTS and OET review. So for our track record, we don't only offer Radtech, but we also offer dentistry. Our top one came from Centro Escolar University in Manila. We also offer licensure examination for teachers. Our top two came from UP Manila. We also offer psychometrician review and criminology. Our top one came from Universidad de Zamboanga. And of course, we have Radtech, which is this is the most recent result that was just announced a few weeks ago. So we got the top one spot, 3 top threes, 1 top 6, and 1 top 10. And our top one came from St. Louis University in Baguio, as well as our former top one for Radtech also came from SLU in Baguio City. This is our Hall of Fame for our Radtech review. And of course, we also have respiratory therapy. Here are our top notchers, and these 4 students are also products of our online interactive review for this year. We also offer midwifery and of course, nursing. Our top one spot, we got the top one spot starting 2017, 2018, and 2019. And of course, for this year's MedTech review, these are also products of our online interactive review. So as I have mentioned, it doesn't really matter what platform we are using for our preparation for the board exam, because what's most important is your determination and your perseverance to really succeed, for you to achieve success. And because of our track record, we are now multi-awarded as the best national review center here in the country by multiple award-giving bodies, such as the Golden Globe, Best Choice, QAsia, Global Awards, and Global Excellence Awards. So for our review proper, our review will start on August 31 for the December 2021 Radiologic and X-Ray Technologists review.
For more information, and if you are already interested to enroll in our program, please do send us a message through our Facebook fan page. It's Top Rank Review Academy on Facebook. So let us now all welcome our guest speaker for today. Thank you. Okay, good afternoon, Top Rankers. And good afternoon to everyone. So again, I'm Mr. Mark Jayson Gutierrez, and I'm about to discuss radiologic physics. So allow me to share my screen with you guys. Am I clear, Ma'am Vic? Clear po ba? Naririnig po ba yung voice ko? Okay naman po ba? Yes, sir. Yes, okay, sir. Thank you so much po. Thank you so much for your response. Yan. So, this afternoon, guys, I'm about to share with you the basics of radiation. So, some of the students, no, even reviewees na po, some of them are struggling, no, dito sa nature ng mga radiations po natin, whether it be ionizing radiation or non-ionizing radiation. So this afternoon, we will talk about the basics of radiation. Okay, so again, I'm Mark Jayson Gutierrez. I'm the Program Director of Top Rank Review Academy. Okay, so these are my outlines, the outline of my presentation. So definition of radiation will be discussed. Difference between ionization and excitation, ionizing and non-ionizing radiation, and electromagnetic and particulate radiation, and of course, the uses of radiation. Kung saan po natin na-utilize ang different radiations po na ginagamit natin sa atin pong hospital. Yan. Yung na-utilize po sa whether it be sa therapeutic or in diagnostic purpose. Yeah. So let me first discuss to you what is radiation. So radiation is defined as the process of emitting, okay, it is either a particle, charge or uncharged. Sorry, yan. Yan. Radiation is defined as the process of emitting particle, either charge or uncharged. Kasi hindi po lahat ng particles po natin ay charged particle, okay? Energy, meron tayong 7 forms of energy. We have electrical energy, we have electromagnetic energy, potential energy, nuclear energy. Nandiyan din po ang kinetic energy, chemical energy po natin. Rays, okay? Example of ray is electromagnetic radiation, yan. Or waves that can be transferred through matter. So when we say radiation, it simply means when we say shone, it is a process. When we say radiate, it is emitting, okay? Giving off something, giving off energy. So when we say radiation, radiation it simply means the movement of energy. It simply means the process of emitting either particle, ray, or energy that can be transferred through matter. Ibig sabihin, meron pong energy na naibibigay sa atin pong matter. At yun po yung i-discuss natin later on when we talk about ionization and excitation. Yan. Okay. So when we say radiation, again, it simply denotes movement of energy. Once na nag-move na po ang energy natin, again, the 7 forms of energy are the following. We have electrical energy, potential energy, nuclear energy, thermal energy, electromagnetic energy, kinetic energy, and chemical energy. Yan po yung tinatawag po natin na radiation. Yan. Okay. So moving on sa atin pong ionization versus excitation. Yan. Yung mga students po, no, nagtatanong lagi, sir, ano po ba yung ionization, excitation? Sir, papaano po ba nagkakaroon ng excitation? Papaano po ba nagkakaroon ng ionization? Ano po ba yung difference between ionization and excitation? So, the difference between ionization and excitation is the energy that they have. Okay?
So, simulan po muna natin sa atin pong excitation. Yan. Sa ionization po natin. So, when we say ionization, okay, it is a process by which a neutral atom or molecule acquires a positive or negative charge. Meaning, it is a process of removing an electron from its orbit. Okay, again, when we are dealing with radiation, we are dealing with energies. Okay, and these energies can ionize or can excite a certain atom. So, when we talk about atom, so we are, we will talk about the proton, the electron, and the neutron. Kasi yun yung constituents ng atin pong atom. Okay. So later, i-discuss din po natin, ipapakilala natin sa inyo kung ano-ano po ba yung iba't ibang radiation. Kasi yung atin pong atom itself, no, yung mga particles po na nasa atom natin, it is considered as radiation na rin po siya. Okay? So yan. Ionization, again, is a process by which a neutral atom or molecule acquires a positive or negative charge. Okay, another definition of ionization is a process of ionizing an electron from an atom, thereby leaving the atom with a net positive charge producing ion pair. Yan po. So later, after ko po na i-discuss sa inyo itong ionization and excitation, I will give some exercises kung ito ba ay ionization or kung ito ba ay excitation. Yan. Okay. Now, excitation, on the other hand, is the addition of energy to atom whereby raising it from a lower state to a higher state, producing instability, making an atom to be unstable. So, pag pinag-usapan po natin ang excitation, we are giving energy. Sa ionization po, we are giving energy with a result. So ano po yung result ng ionization po natin? There is a removal of electron. Why electron, sir? Because electron are easily ionized. Again, electron are easily ionized because it is bound, okay, outside the nucleus. Meaning, yung kanya pong lugar is outside the nucleus na po. Sa labas po siya ng nucleus. Okay? Kasi sabi natin, there is a nuclear binding energy. When we talk about nuclear binding energy, ang mga cover po ng nuclear binding energy, no, are the protons and the neutrons. Actually, itong protons and neutrons po natin, this is difficult to remove from the nucleus. No? Difficult po siyang ilabas sa nucleus po natin kasi it takes a lot of energy to remove that particle, especially the protons and the neutrons. Again, si protons and neutrons po, no, they are difficult to ionize because it takes a lot of energy in order to ionize or in order to remove the proton and neutron from the nucleus. Okay? So, dun po yun sa tinatawag po natin na photodisintegration, if you are familiar, no? Sa photodisintegration, di ba, ang energy na required energy that we need for us to have photodisintegration is between 7 to 15 MeV sa busyong po, no, na nakalagay, that is 10 MeV or above. 10 MeV or above. Ibig sabihin, 10 MeV, ang taas pong energy yun. That is mega electron volt. And usually po, no, ito pong mega electron volt nito, ito po ay it is not being utilized in the diagnostic setting. It is being utilized in therapeutic setting. Okay? Sa therapy na po natin siya ginagawa. And later on, i-discuss din po natin yung mga uses ng radiation po natin, no, kung paano din po yung interaction nila sa bawat cell, tissue, or organ na meron po tayo. Yan. So, ito po yung atin pong atom. So, yung atom po natin, we could see that atoms are made up of particles. It is made up of protons and electrons and neutrons. So, there are two parts of the atom. We have the nuclear portion. Okay, ito po yung atin pong nuclear portion. Yan. Ito po yung nuclear portion po natin. Okay, nuclear portion or the nucleus. Okay, then we have
inside the nucleus, we have a certain particle known as the proton and the neutron. The proton has a positive charge while the neutron has a neutral charge, meaning it has no charge, meaning it is neutral. Okay? And later, we will talk about these particles. Okay? Because these particles, again, are considered as radiation. Okay? So, next is electron. So, we could see here that this electron is held outside the nucleus. So, this is the nucleus. Yung electron po natin ay held, okay? Nandun po siya located outside the nucleus. And this is the reason why the electron is easily ionized. Because it is not bound, okay? It is not bound in the nucleus. Ibig sabihin, merong binding sa nucleus natin. Kaya lang, the binding energy between the electron and the nucleus is lesser compared with the binding energy of proton and neutron within the nucleus. So meaning, mas mataas po yung nuclear binding energy compared sa electron binding energy. When we talk about nuclear binding energy, it is the strength of attachment between the proton and the neutron with the nucleus. Again, nuclear binding energy is the strength of attachment between the proton and neutron with the nucleus. So that is the nuclear binding energy. When we talk about the electron binding energy, it is the strength of attachment between the electron, the negatively charged electron, and the nucleus. There is an energy being produced, no, created between the electron and the nucleus. Okay, merong energy na napoproduce sa electron po natin at sa nucleus po natin. Okay, why? Because nucleus is positively charged. Again, nucleus is positively charged while the electron is negatively charged. According to the law of electrostatic, no, law of, or the electrostatic law, like charges repel, unlike charges attracts. Again, like charges repel, unlike charges attracts. So if it is electron to electron, they will repel one another, given that they have the same energy, electrostatic energy. They will repel one another. If it is electron and proton, they will attract one another because they have different charges. Okay? Again, like charges repel, unlike charges attracts. Okay? So, dahil ang electron po natin ay negative at ang nucleus po natin ay positive because of the proton which is held inside the nucleus, no? Nagkakaroon po tayo ng attachment. Nagkakaroon po tayo ng energy and it is known as the electron binding energy. Okay? The electron binding energy. At sabi nga po natin, the principle, sabi natin, the closer the electron to the nucleus, the tightly it is bound to the nucleus. Again, the closer the electron to the nucleus, the more tightly it is bound to the nucleus. Yung attraction niya sa nucleus, kapag siya po ay malapit, mataas. Okay? Kasi syempre, kung saan ka malapit, dun ka ma-attract. Okay? The farther the electron to the nucleus, the lesser is the attraction. The lesser is the binding energy. Okay? Again, the closer the electron to the nucleus, the more tighter or the more tightly it is bound. Mataas yung kanyang electron binding energy kapag malapit po siya sa atin pong nucleus. Okay. Meron din po yung magiging effect kasi sa atin pong radiation. Sa production po ng radiation natin, no, kapag nagkaroon po tayo ng production of radiation with the use of X-ray tube. Kasi ang radiation po natin, it is general term. It is not only pertaining to X-rays, no, but it is also pertaining to gamma ray. It is also pertaining to visible light.
Okay? It is also pertaining to everything that is being seen, no, sa paligid po natin. Nakikita o hindi nakikita yan, mga energies po yan, no? Isa lang naman po ang energies na nakikita po natin or radiation na nakikita po natin. And that is visible light, which later i-discuss din po natin. So, kapag malapit po ang electron sa nucleus, the more tightly it is bound. So, tumataas po yung electron binding energy. And it takes a lot of energy in order to ionize this electron. No? Kasi sabi natin, in order for us to have ionization, we must overcome its binding energy. The electron binding energy. Again, in order for us to have ionization, no, we must overcome the electron binding energy. For example, so the electron binding energy for this electron, for example, is the electron binding energy for this electron, for example, the k-shell electron is example lang, no? The electron binding energy is, example lang, 69, example, KeV. Yeah. The electron binding energy of this electron is 69 KeV, no? Ito pong atin pong electron. So, the electron binding energy is 69 KeV. So, ito po, yung electron binding energy niya po, ano kaya yung magiging binding energy nitong L-shell electron natin? Is it higher than the electron binding energy of K-shell electron? Or higher or less than 69 KeV? Yan. Ano po kaya? Electron binding energy. Is it greater than or less than? Less than. Is it greater than? Is it greater than or less than 69? Less than. KeV. Yan. Is it greater than 69 KeV or less than 69 KeV? Less than. Salamat po sa mga sumagot po. Yan. Pwede nyo rin pong i-post sa atin pong chat box yung inyo pong mga sagot para at least nakikita ko po at may record po ako kung sino po ang sumagot ng less than or kung sino po ang sumagot ng greater than. What would be the electron binding energy of L-shell electron if the K-shell electron has an electron binding energy of 69 KeV? Is it greater than 69 KeV or less than 69 KeV? Less than. Okay, thank you for your response. Thank you for your unanimous response. Yan. So dito po, no, the correct answer is less than. Yan. The correct answer is less than 69 KeV. Yan, less than 69 KeV. So, hindi na po ako nagbigay ng number, ng figure. So, meaning less than 69 KeV. Whether pwede po siyang maging 67 KeV, pwede po siyang maging 60 KeV. Kasi example lang naman po ito. Example lang po ito. Now, ito po yung atin pong X-ray. For example, no, X-ray. Yung X-ray po ba natin ay ionizing or non-ionizing? Yan, sabi natin, ionizing, ibig sabihin, capable of removing electron from its orbit. Excitation is addition of energy to an electron or atom, whereby raising it from lower energy into higher energy. For example, ito po yung atin pong radiation na lang. Yan, ito po yung radiation po natin. Yan, radiation. Siya po ay mag-i-interact sa atin pong electron. Now, question. Magkakaroon ba tayo dito ng ionization? Yes or no? Magkakaroon ba tayo dito ng excitation? Yan. Ito po yung atin pong radiation. Yan. Yung radiation natin,
is electromagnetic radiation. Magkakaroon ba tayo dito ng ionization? May ionization ba dito? Yes or no? Do we have ionization? Meron bang ionization? No. Yan. Sige nga po, pakilagay nga po sa chat box. Para at least lang, no, meron lang po ako makitang mga sumasagot. Yan. Meron ba tayo ditong ionization na mag-o-occur or wala? Meron pa. Salamat po sa inyo pong mga sagot. Yan. Salamat po. Definitely, meron, sir. Yes. Yan. Yun yung sagot mo. Yes. Definitely, yes. Yan. Meron mga nagsagot na yes. May definitely yes pa. Yan. May no, sir. Pero karamihan po ay yes. Okay. Now, question. Ano ba yung energy ng radiation na ito? Meron na ba akong binanggit na energy? Meron na po ba akong binanggit na energy? Meron or wala? Meron, sir. Ano pong binanggit ko pong energy? Meron na po ba akong binanggit na energy para sa radiation po na ito? Meron na po ba? Yan. Yan. Electron? Electromagnetic energy. So, wala pa po akong binabanggit kung gaano kataas itong energy po na ito. Ang binanggit ko pa lang po ay electromagnetic radiation or electromagnetic energy. Sir, bakit nyo po nasabi na ito po ay electromagnetic energy? Because it is represented by the wave. Yan. Later po, madidiscuss din po natin. Because it is represented by the wave. Now, question, sir, magkakaroon ba tayo dito ng ionization? Yes or no? Is there any ionization or excitation here? So, wala pa po tayong definite answer. Why? Kasi it is incomplete. Sir, bakit incomplete? Kasi meron lang presence ng radiation. Meron lang tayong presence ng radiation. Pero wala pa tayong eksaktong energy kung gaano kataas itong energy po na ito. Okay? For example, the energy of this incident radiation, okay, is, let's say, gawin na natin definite ito, no? Sorry. So, this less than 69 keV, gawin na lang po natin 61. Ayan. 61 keV. Ayaw niya. Ayan. 61 keV. So, ito po yung electron binding energy natin ng L-shell. Okay? Meron po siyang electron binding energy, the strength of attachment between the electron and the nucleus, which is 61 keV. Now, yung energy po ng incident photon po natin, incident radiation po natin, pwede po itong X-ray, gamma ray, no? Yan. Meron po tayong energy. For example lang po, no? Ang energy po nila ay... Yan. 60 keV. Yan. Itong 60 keV na dala-dala niya po, ano ang mapoproduce nito? Is this ionization or excitation? Ionization or excitation? Again, ang atin pong incident radiation, incident electromagnetic radiation, because this is represented by its wave, has an energy of 60 keV. Yung electron binding energy po natin, the strength of attachment between the electron and the nucleus is 61 keV. Now, what will be the interaction between the between the incident radiation, incident photon, and the electron? Is that ionization or excitation? Ionization or excitation? Ionization or excitation? Yan, yan. Yung isa may rasyonale pa. Salamat po. Salamat po, ma'am. Salamat po. Okay. The correct answer is excitation. Excitation in the sense that the energy of the incident photon is less than the electron binding energy. When we say ionization, we must overcome the electron binding we must overcome the electron binding energy. We must overpower, okay, the electron binding energy. Okay? The energy of the incident photon must be higher
than the electron binding energy in order for us to have ionization. But in this case, no, ang atin pong energy, incident energy po ng ang energy po ng incident photon natin is 60 keV. So dahil siya po ay 60 keV, which is less than the electron binding energy, therefore we will only have excitation. Masaset niya lang yung electron from higher energy into from lower energy into higher energy. Para kang natuwa. Yan, na pinasaya ka lang niya, pinakilig ka lang niya. Excitation po ang tawag po natin doon. Correct po. Tama po. Excitation po. That is excitation, no? Kasi less than the electron binding energy, yung daladalang energy ng atin pong incident photon. So magkakaroon lang po tayo dito ng excitation. So yung electron po natin, okay, ito po yung atin pong yan. Ito po yung atin pong radiation, no? Incident photon po natin. Magkakaroon lang po siya ng interaction sa atin pong electron. Mababawasan po siya ng energy dahil nag-interact po siya sa atin pong electron. Okay, pwede rin pong hindi po siya mabawasan ng energy at yung energy niya po ay same pa rin po, and that principle or that interaction is called Thomson scattering, or yung tinatawag po natin na coherent scattering, which is under po ng interaction of X-rays with matter. So definitely, no, mababawasan po ng energy itong atin pong incident photon po natin, at siya po ay madideviate from its original path. So, pag na-deviate po siya sa original path po natin, ito po ay co-considered na po natin na scattered radiation. So, yun po yung tinatawag po natin na scattered radiation once na yung atin pong incident photon ay na-deviate from its original path. Okay? At nagkakaroon po ng deviation from its original path because of interaction. Whether it be ionization, okay, or excitation. Because there is a transfer of energy between the two. Okay? Kaya lang, dun sa excitation, hindi nga po na-overcome yung electron binding energy. That's why yung electron po natin ay na-excite lang po siya. Yan. So, correct po. Excitation po ang mangyayari po sa atin pong sa interaction ng atin pong incident photon kapag mas mababa yung energy na dala-dala niya compared with the electron binding energy ng atin pong electron. Yan. Now, given na 61 po ang electron binding energy ng atin pong electron, what if ito pong electron po natin, wait lang po, yan. What if ito pong electro ito pong atin pong hindi naman po yan. Yan. For example, ito naman po ay electron. Yan, electron. For example, this is the electron. Yan. Po yung electron natin, that is negative charge, no? Negatively charged ang electron po natin. At siya po ay mayroong energy na daladala na, instead na 60 keV, meron po siyang daladala na 75 keV. Ito pong atin pong incident electron po natin. Siya po ay mayroong energy na 75 keV. Okay. Siya po ay may dalang 75 keV. At yung atin pong electron binding energy, no, ng incident ng atin pong electron, okay, ay 61 keV. Dahil ang atin pong atom, ito pong sample atom po natin ay mababa ang atomic number, okay, magkakaroon po tayo ng interaction not on the inner orbital electron, but on the outer most electron. Okay? Bakit po? Nakadepende po yan sa taas o baba ng atin pong atomic number. So pag mababa atomic number natin, ang interaction will be on the outermost electron.
pag mataas ang atomic number po ng atin pong material, ng atin pong atom, no, the interaction will be on the inner orbital electron. That's why, di ba, kapag nag-X-ray po tayo ng bone, di ba, ano po yung nakikita po natin? Black po ba or white? Black po ba or white? Yung bone. Yan. White. Pag nag-X-ray tayo ng bone, white. Bakit kulay white? Yan. Bakit kulay white? Hindi kulay black. Kasi kukonti lang po yung nag-transmit na X-ray dun po sa atin pong bone. Konti lang po yung nag-transmit. Because most of the X-rays were being absorbed, no, by the bone. Kasi yung bone po natin ay mataas po yung kanya pong atomic number. Kasi again, pag mataas pong atomic number, ibig sabihin po, ang interaction po ay nangyayari sa inner orbital electron. At sabi po natin, sa inner orbital electron, mas mataas ang electron binding energy. At dahil mas mataas ang electron binding energy, yung incident X-ray natin, yung incident radiation po natin ay nauubusan na po siya ng energy dahil mataas po yung required na energy kapag mataas ang atomic number. Okay? So again, depende po sa atomic number ng material kung ano po ang magiging interaction natin. Again, when the atomic number is high, okay? High atomic number yung material po natin, the interaction of X-ray or the interaction of radiation will be on the inner orbital electron. Pwede po siyang innermost, pwede rin po sa K-shell, no? Pwede po 'yon. Pero ang bottom line po natin dito, it is inner orbital electron, not on the outermost. Okay? Kasi mataas po ang atomic number. Pero kapag mababa po ang atomic number po natin, the interaction will be on the outermost electron. Again, when the atomic number is low, the interaction will be on the outermost electron. Yan. So dito po in this case, no, kung susundin lang po natin, dahil meron lang po tayong ilang electron po dito, no, 6 electrons lang po ito dahil ito po ay carbon. Yan. Ibig sabihin mababa ang atomic number, so dahil mababa ang atomic number, the interaction will be on the will be on the outermost electron. So for example, ito pong electron na ito. Electron po yan, yan. Represented by this red circle and the charge negative. Mag-i-interact po sa atin pong electron. Yan. Mag-i-interact po siya. Ngayon, yung electron po natin, pareho po silang electron. Will there be any repulsion between the two of them? Magkakaroon ba sila ng repulsion? Pwede ba mag-interact ang electron? Okay, sa kapwa niya electron or sila pong dalawa ay magre-repel. Ano po yung mangyayari sa kanilang dalawa? Repulsion or ionization? Yan. Repulsion po, sir. Or ionization? What do you think, guys? Repulsion po, sir. Repulsion or ionization? Salamat po sa inyo pong pagsagot. Pwede ko ba makita din sa chat kung sino po yung mga sumagot ng repulsion or ionization para at least magkaroon lang po ako ng idea. Yan. Repulsion or ionization. Yan. Ionization. Kim Paolo Di Magiba. Yan. Ionization. Elmer Ordonio. Yan. Konti lang kasi yung nagsasabi ng ionization, kaya minamention ko po sila. Repulsion po, sir, di po pwedeng negative-negative or positive-positive. Okay, salamat po. Mr. John Veer Valentin, yan. Repulsion din po. Kukonti lang din po yung nagsabi ng ionization, mostly ay repulsion. Okay. Now, question. Yan na po yung sinasabi ko na some of the students nalilito pa rin. May iba nagsasabi repulsion, mayro iba nagsasabi ionization. So, sir, ano po ba ang tama, no? Okay. Magkakaroon po sila ng repulsion. Tandaan ha. Magkakaroon po sila ng repulsion kapag sila po ay static. Pag sinabi po nating static, meaning hindi gumagalaw. Again, magkakaroon po tayo ng repulsion when they are at rest. Again, when they are at rest. Rest po sila. Walang energy. They are at rest. That is electrostatic.
law. Like charges, repel, and like charges, attracts. Magkakaroon po ng ano po ulit? Repulsion. Kapag at rest. Walang energy at rest. Okay. Dito po, no, ano po yung example natin, sir, ng at rest? Remember yung X-ray tube po natin? Sa X-ray tube po natin in the cathode side. Sa cathode side, di ba, nandun po yung atin pong focusing cup made up of nickel. Okay? At yung electron po natin, di ba, negative, yung na-produce po ng filament natin, remember? They are at rest. Wala po silang energy. So yung atin pong nickel, which is made up of nickel and which is made up of highly negative, no? Highly negative, ang purpose niya po is to focus the electron, is to concentrate the electron, to converge the electron. Okay? Kaya nga po siya tinawag na focusing cup. Okay? Kasi they are at rest. They are static. Wala po silang energy. Wala silang energy. They are static. Kaya nagagawa pong i-repel ng upper portion at lower portion yung electron para sila po ay nasa gitna. Nakukuha po, yan. So yung atin pong case, dito po, no? Are we electrostatic? Electrostatic ba tayo dito? Electrostatic ba? Yes or no? Again, ha? Yung atin pong like charges repel and like charges attracts, no? Ito po ay electrostatic law. Pag sinabi natin electrostatic law, meaning they are at rest. Walang energy. So this time, guys, kung mapapansin nyo po, meron po tayong energy. Meron pong energy. Sino? Yung atin pong electron. Moving po ang electron. Ibig sabihin, they are not electrostatic. They are not electrostatic. Both of them are not electrostatic. Yung isa po may energy, yung isa po ay wala. So pag wala lang po silang energy, okay, electrostatic, no? Wala silang energy, they are at rest. That's the time na sila po ay ano, mag-re-repel. Sila po ay mag-re-repel. Okay. Pero this time, hindi po sila static. Because this electron contains a lot of energy, and that is 75 keV or 75,000 electron volt, which is mataas po na energy po yon. Ngayon, ano po ang mangyayari sa kanila? Will there be ionization or just simply repulsion? Yan. Sige nga po, isang tanong pa po ulit. Will there be ionization or just simply repulsion pa rin? Yan. Sige nga po, ano po ang inyo pong mga kasagutan? Final answer, according dun sa binigay ko po sa inyong explanation. Yan. Dumami na po ang ionization. Yan. Dumami na po ang ionization. Yes. The correct answer, guys, is ionization. Tama po yung kanina po, no, na sumagot po ng ionization. Tama po yun. Magkakaroon po tayo dito ng ionization. Ionization will be present. Why? Kasi sabi natin, it is much greater than the energy of the binding energy. Okay? Mas mataas siya sa EBE po natin, electron binding energy. So definitely, this electron will ionize this electron. Eh sir, di ba nga electron to electron, repulsion po yun. Again, that repulsion is only for electrostatics, meaning they are at rest. So, ganito rin po yung nangyayari sa production natin ng X-ray. Kaya lang po, sa production po ng X-ray, yung electron po coming from the filament po natin, mag-i-interact not on the outermost, but on the innermost or inner orbital electron. Kasi mataas po ang atomic number ng atin pong target, which is tungsten. So, yun po yung principle natin doon. So, dito, magkakaroon po tayo ng ionization. Again, bakit tayo nagkaroon ng ionization? Because the energy of the incident radiation is greater than the electron binding energy of the electron. Okay? Mas mataas po ang energy na dala-dala ng ionizing
radiation po natin, kaya nga siya tinawag na ionizing kasi capable po siya na mag-ionize. Okay? So, paano sir kapag hindi capable na mag-ionize? No? As in, wala talaga sir kakayanan na makapang-ionize. Ang tawag po natin doon is non-ionizing radiation, which i-discuss po natin later on. So, the difference between, again, ionization and excitation is the energy. Okay? Yung energy po na dala-dala po nila. Okay? Yung energy po na dala-dala. So, again, pareho pong mayroong interaction ang ionization and excitation. The only difference between ionization and excitation is the energy that the photon or radiation is capable of. So, kung mababa energy, it is not capable of ionizing an electron dahil mababa yung energy. Pero kung mataas po yung energy, no, it is capable of ionizing such electron. Lalong-lalo na po kapag mataas ang dala-dala niya pong energy at ang electron binding energy po ng electron natin ay mababa lang. So, yun po siya. So, again, the difference between ionization and excitation, again, lies on the energy. Okay? So, the energy that they have. So, dun po yung difference silang dalawa. So, yan po. So, do I make myself clear po ba sa bawat isa? Okay? Bago po tayo mag-proceed, no? Sa susunod po nating magiging topic, no? At least, no? Medyo nabura po natin sa kaisipan nyo yung salitang repulsion. Kasi yung iba nga po, yan yung sinasabi ko, na yung iba nga po, nalilito po sila between repulsion po ba, yung electron po ba, tsaka electron, pwede po ba yung magkaroon ng ionization, no? Kasi parang pag electron to electron, dapat repulsion lang yan, hindi ionization. Kasi negative-negative, repel yan. So, I hope na naging clear po yun sa inyo. Yan. So, salamat po sa inyo pong response. Yan. I will proceed now to my discussion. No? Clear ko lang po yung aking pong drawings dito. Yan. So, salamat din po sa inyo pong participation. Yan. So, ako po ay magpo-proceed na po. Okay. With non-ionizing radiation and ionizing radiation. So, simple lang naman po itong atin pong dinidiscuss. No? Pero, again, yun nga yung sinasabi ko. Minsan kasi no, na-overlook natin yung mga maliliit na bagay. At akala natin yung maliliit na bagay na yun ay pwede nating overlook. Pero hindi po. Kailangan po kasi kahit na yung maliliit na mga detail na yan, alam po natin. Kasi makaka-affect po yan dun sa mga bagay na alam po natin. Okay, so yan. Non-ionizing radiation. Are those radiation that is incapable of producing ion pair. Again, they are incapable of producing ion pair. Wala silang kakayanan na mag-produce ng ion pair. Okay, it includes visible light, infrared, microwaves, and radio waves. Yan. Ayan na po. It includes visible light, infrared, radio waves, and microwaves. So, alam ko, biktima din kayo. Ano yung biktima, sir? We are all a victim, no? Na sinasabi nila, nung nag-aaral pa tayo sa mga Radtech, anong course mo? Radtech. Ah, yung taga-Xerox. Taga-Xerox daw tayo, taga-photocopy, no? Hindi po. Kasi lagi lang nilang din sinasabi na, di ba yung ano, microwave, di ba may radiation yan? Di ba yung radio wave, di ba may radiation yan? Di ba yung cellphone, di ba may radiation yan? Di ba? Parang mas marami pa silang alam kumpara sa atin, no? Actually, lahat naman po talaga may radiation. Lahat. Even tong computer na kaharap natin, even yung cellphone na kaharap po natin, lahat po yan ay mayroon pong radiation. Radiation po lahat yan. Basta may energy, may movement ng energy. Di ba nga sabi ko sa inyo, once na nagkaroon ng movement ng energy, it is considered as radiation. Yung mga kuryente po natin, sa tahanan po natin, lahat po ng yan ay nagpo-produce din po ng radiation. Kasi once na ang electron nag-move, no, nakakapag-produce na po yan ng electricity. At yung electricity po ay nakakapag-produce naman po ng magnetism. So, ibig sabihin, nagkakaroon po tayo ng electricity and magnetism known as electromagnetic energy. E ano po ba yung energy na yung kapag nag-move? Radiation din po yun. Okay? So, ibig sabihin, lahat po na meron tayo, may radiation po talaga. Kaya lang po, nakadepende lang po, again, lahat ng ito
sa tinatawag natin na whether ang mapuproduce po nilang interaction ay ionization or only excitation. Yan. So dito po sa non-ionizing radiation, again, because this is non-ionizing radiation, it will result only to excitation. Okay? It will result only to excitation. Excitation lang mapoproduce nito. Itong visible light sa mga bahay natin, no, LED yan, kahit maghapon ka diyang tumapat, wala kang mapoproduce na radiation effect. Kung meron naman, ano yun, sir, nainitan ka lang. Yan. Heat. Yan. Kasi yun po ang napoproduce ng excitation. Heat or light. Heat or light po ang napoproduce ng excitation. Yan. So, again, non-ionizing radiation, those radiation that is incapable of producing ion pair. Hindi po sila, wala po silang kakayanan na makapagtanggal ng electron from its orbit. Okay? Walang kakayanan. It includes visible light, infrared, microwaves, and radio waves. Pag tinanong kayo, di ba yung photocopier, may ano yan, may radiation yan? Yes, meron. Pero non-ionizing po yun. Yan. Non-ionizing. Yung microwave, di ba may radiation yan? Yes, meron din po yung radiation, pero non-ionizing po yan. Okay? At ang napoproduce po ng mga excitation, again, is production of heat or production of light. Kaya nga po kapag ka ikaw ay gumagamit ng microwave, ano yung napoproduce mo? Di ba? Heat. Okay? Kaya yun po yung napoproduce ng atin pong excitation. Production of heat or production of light. Yan po. Next, ionizing radiation. Yan, ayan na po. Pula. Kung mapapansin nyo po dito, no, blue yung gamit natin na color ng font niya. Kasi meron pong, para sa akin, no, nilagyan ko na lang ng code na kapag non-ionizing, siya po ay blue. Non lang. Pagka red, syempre, may hazard yon. Kaya siya po ay ionizing. Okay. When we say ionizing radiation, those radiation that is capable of producing ion pair. Ibig sabihin, mataas ang kanya pong energy. Sa likod po nung term na ionization, sa likod po nun ay meron pong energy. Na alam po natin na mas mataas yung energy nito compared sa electron binding energy ng isang electron held by the nucleus. Okay? Yan. Ionizing radiation could be indirectly ionizing or directly ionizing. Meron pa po tayong dalawa na ionizing radiation. Pwede po siya maging directly ionizing or indirectly ionizing radiation. Now, the only difference between indirectly ionizing radiation and directly ionizing radiation is not the energy. Kasi alam na nga po natin na yung energy is higher than the electron binding energy. The difference between indirectly ionizing and directly ionizing is the charge. Yan, the charge naman po, charge. So if it has charge, no? If it has charge, so this is directly ionizing radiation. If it has no charge, no? It is indirectly ionizing radiation, no? So yan po. Charge lang po yung difference po nila. Yan. Indirectly ionizing radiation, those ionizing radiation that has no electric charge, which produces indirect ionization such as, yan, gamma ray, no charge, X-ray, no charge, and then neutron, no charge. Dalawa po dito ay electromagnetic, gamma ray, and X-ray, while neutron is particulate radiation. At yan din po yung madidiscuss natin later, yung neutron po natin. Okay. Next, directly ionizing radiation. Direct. So, if it is direct, therefore, it has charge. So, directly ionizing radiation, those ionizing radiation that has a net electric charge, whether it be positive or negative, which produces direct ionization such as, yan, protons. Ano po ang charge ng protons po natin? That is positive. Electron po natin, may charge po ba ang electron? Yes, and it is negative. Negatron po ba may charge? Yes, this is also negative. Positron po natin, this is also positive naman po yan. And as well as alpha particle, that is also positive charge. At lahat po ng yan ay maididiscuss po natin later on. Yan.
Okay, types of radiation. Punta naman po tayo sa types ng radiation. Na-differentiate na po natin yung ionization and excitation. The difference between ionization and excitation is the energy they have. So, pag mataas ang energy, excitation. Pag mataas ang energy, ionization. Pag mababa energy, excitation. Sabi natin, between ionizing and non-ionizing, again, pareho pa rin yun. No? Excitation, energy pa rin yung difference. Between dun po sa atin itong direct and indirect ionizing radiation, no? Between the difference between direct and indirectly ionizing radiation is the charge. So kapag may charge, that is directly ionizing. If it has no charge, that is indirectly ionizing radiation. Now, punta po tayo sa types ng radiation. Okay. Radiation can be classified as either electromagnetic or particulate or corpuscular. So sir, bakit po yung electromagnetic kulay blue? Kasi dito po sa electromagnetic radiation po natin, no? Hindi po lahat sila ay ionizing radiation. Not all electromagnetic radiations are ionizing. Not all. But all particulate radiations are ionizing. Lahat po ng particulate radiations po natin, yan po ay ionizing. Yung mga i-discuss po natin ngayon, no? Yung atin pong PENPAN or yung corpuscular radiation po natin. Okay. For electromagnetic radiation, it is the transport of energy through space as a combination of electric and magnetic fields. Actually, sabi ko nga po, no, yung electricity and magnetism, they are inseparable. They cannot be separated. Again, electricity and magnetism are inseparable. They cannot be separated. They go together. They go hand in hand. Okay? When there is a presence of electricity, surely there will be a presence of magnetism. And if there is a presence of magnetism, surely there will be a presence of electricity. Okay? At kapag yung electricity at ang magnetism po na yan ay nagsama, ang napoproduce po natin ay electromagnetic radiation. Radiation po. Yan. Combination of electric and magnetic fields. Okay? Three characteristics of electromagnetic radiation, no? Has no mass, no charge, and travels in a constant velocity, the velocity of light. Take note, it has no charge, no mass, no charge, and constant velocity. For all electromagnetic radiation, again, it has no mass, no charge, and they travel in constant velocity, the velocity of light. Yan. Okay, we go now to the electromagnetic spectrum. So ito po yung mga family ng electromagnetic spectrum yan. Family po yan. So we have gamma ray, X-ray, ultraviolet light, visible light, infrared, microwaves, and radio waves. Yan. So dito po, no, they are arranged according to the highest order of energy. Yan. Highest order of energy po yan. May pinakamataas na energy. Ngayon, gamma ray. Tama po ba na ang gamma ray po natin ang may pinakamataas na energy? Sino po ba ang may pinakamataas na energy among the spectrums of electromagnetic? Yan. Gamma ray po ba? Gamma ray lang po ba ang may pinakamataas na energy? Which has the highest energy among the electromagnetic spectrum? Yan po. Sige nga po, may AC on the chat box kung sino po yung may pinakamataas na energy. Yan, X-rays yan. Salamat po sa pagsagot. Yan. Thank you for your direct message, no? Gamma ray. Yan. Yan. X-ray. Ngayon, guys, ang may pinakamataas na energy po among the electromagnetic spectrum, yan. Salamat po sa iyong pagsagot, yan. Correct po. That is gamma ray and X-ray. Not only X-ray but also gamma ray. Dahil sabi natin, there is no difference between X-ray. The only difference between gamma ray and X-ray is their what? Their origin. Okay? The only difference between gamma ray and X-ray is their origin. So pagdating sa energy, they are of the same level po. Yan, they are of the same level, yung gamma ray and X-ray po natin. Okay. Now, yung energy po nila, again, ang nagde-determine whether sila po ay ionizing or non-ionizing.
So ito po yung atin pong electromagnetic spectrum. Again, we have gamma rays, X-ray, ultraviolet light, visible light, no? Under the visible light, we have seven spectrums of visible light. No, we have violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red, which is also sabihin na po natin arrange. Okay, from the highest order of energy. Bakit? Kasi sabi natin violet po talaga ang pinakamataas na energy. Sir, 'di ba Roy G. Biv? Roy G. Biv, 'di ba? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Di ba ganun yun, sir? Hindi po. Binaliktad po yung Roy G. Biv. Ang may pinakamataas po na energy is violet. Kaya nga po, yung energy po, yung another spectrum po ay tinawag na ultraviolet. Take note of this. Ultraviolet. Yan. Ultraviolet po yung tawag sa kanya. Bakit ultra? When we say ultra, it means above. It means greater. It means high. So meaning high, higher than the violet. Greater than the violet. Kaya tinawag na ultra, beyond violet. Ito po yung violet po natin, ultraviolet light. Kasi siya nga po yung may pinakamataas na energy ng spectrum po natin sa visible light, which is violet. Okay? Then, sumunod naman po, visible light. Pero pagkatapos po ng visible light po natin, makikita po natin meron po tayong isa pang spectrum, electromagnetic spectrum, which is infrared. Pag sinabi nating red, ito po yung color. Pag sinabi nating infra, it means below, beneath, or under. So ibig sabihin, below red light, under red light, or beneath red light. Okay? Kaya nagkaroon po tayo ng tinatawag na infra red. Okay. So now, dito naman po tayo. Sa atin pong electromagnetic spectrum pa rin naman po. Yan. Okay. Ito po yung atin pong electromagnetic spectrum. Again, sabi ko nga po, we have gamma rays, X-rays, ultraviolet light, visible light, infrared, microwaves, and radio waves. Tulad po nung sabi ko sa inyo kanina, maihahalin tulad po natin, no? We could compare this electromagnetic spectrum to a family. Yan, family, yan. Di ba? Remember, ang atin pong tawag po dito, pioneering school sa Radtech, di ba? Yung kauna-unahang first school of X-ray technologist, no, ay family clinic. Yan. So, family. Hello po sa mga taga-family dyan. Hello po. Yan. So, di ba, sa family, di ba meron pong nanay, meron pong tatay. Yan. Kagaya din po ng family po natin, ang electromagnetic radiation or spectrum po natin, we could compare it to a family. Bakit po, sir? Kasi yung gamma ray and X-ray po natin will be considered as the mother and father. Bakit mother and father? Kasi sila po yung dalawang may pinakamataas na energy. They are of the same level of energy but different in their origin. Kasi ang gamma rays po natin, it originates from the nucleus. Take note, gamma rays originates from the nucleus. Yung X-ray po natin, it was created outside the nucleus. It was formed outside the nucleus. Yung atin pong gamma rays, it is a product of radioactivity, no? While X-rays are product of ionization of inner orbital electron. So again, ang atin pong origin ng gamma rays po natin, nucleus. Ang origin naman po ng atin pong X-ray ay X din nagsisimula, extra nucleus. Pero syempre may ion, di ba? Extra nucleus. Sa labas po ng nucleus, napoproduce ang atin pong X-ray. While ang gamma ray po, it is produced inside the nucleus dahil ito po ay product po ng atin pong radio activity. Okay po, so yan po. So sa family, merong panganay na anak, merong sumunod hanggang sa bunso. So ang panganay pong anak ay ang atin pong ultraviolet light. So sa ultraviolet light, mapapansin po natin, sir, bakit hati po yung color? Merong red, merong blue. Kasi po ang ultraviolet light po natin could be ionizing and could be non-ionizing. Again, ultraviolet light, it could be ionizing or non-ionizing. Yan. Ano po yung example na
ang ultraviolet light po ay non-ionizing. Yung ultraviolet light that was emitted by the sun. Remember, ang sun po natin, it emits ultraviolet light. However, that ultraviolet light is not ionizing radiation. It is non-ionizing radiation. Again, it is non-ionizing. Bakit? Bakit, sir, naging non-ionizing po yun? Kasi, imagine nyo na lang, guys, kung tayo po ay araw-araw na tinatamaan ng araw, yung bahay natin, yung sasakyan, yung payong, no? Lahat ng meron po tayo, tinatamaan ng araw. And I think wala pong tao po dito ang hindi tinamaan ng araw sa buong buhay niya. Lahat po ay unexposed to sunlight. Now, kung yung sunlight po na ine-emit ng sun ay, or yung ultraviolet po na ine-emit ng sun ay ionizing, lahat po tayo ngayon ay ano, baka natunaw na po tayong lahat. Lahat po tayo ngayon ay nag-shrink na. Lahat po tayo ngayon ay meron na pong cancer, no? Because of ultraviolet emitted by the sun, which is ionizing. Pero dahil lahat po ay pwede at lahat po ng tao ay walang nakukuha, hindi, pag sinabi ko pong lahat, as in lahat, hindi lang po some, lahat. Lahat ng tao, yan, walang nakukuhang cancer as a whole. Wala. Bakit? Kasi yung ine-emit po na radiation ng sun po natin ay non-ionizing. Kung meron man po na mga tao po, no, na nagkaroon po ng skin cancer, no, at ito po ay sinasabi nila na sa sun exposure, no, pwede natin masabi that this is like ano yon, kumbaga nakadepende sa lifestyle po nila. Kasi hindi naman po lahat ng tao ay nagkaroon po ng cancer because of sunlight. Kasi nga po ang ine-emit po ng sunlight po natin na radiation, na ultraviolet light, is non-ionizing. Eh sir, saan naman po yung mga ionizing? Again, yung mga ionizing naman po, this is man-made. Man-made po yan. Kasi syempre ang mga tao po, no, pwede na po nilang itaas yung energy ngayon ng ultraviolet light. Because ultraviolet light is between ionizing and non-ionizing spectrum. Pwede po silang ionizing, pwedeng non-ionizing. Yung ionizing po, it is man-made. Ano pong example nun, sir? Yung mga ultraviolet light. Yung mga light na ginagamit, di ba? Lalo na nung nagkaroon ng COVID, di ba? Dumami yung ultraviolet light, di ba? Na ginagamit for disinfection. Actually, matagal na rin po yan talagang ginagamit na disinfection sa hospital. Yan po yung ginagamit, no? Ultraviolet light. Okay? Because this ultraviolet light emits ionizing radiation capable of killing microorganisms. So ito pong mga ultraviolet light na to, ito po ay mga ionizing radiation because again, they are capable of killing microorganisms. Kasi nga sabi natin, 'di ba? Kapag ka ionizing 'yan, siya po ay mayroong daladalang effect. Pwede po 'yang makapag-cause ng effect. Ito na naman po yung question, sir. Paano po ba nagkakaroon ng effect yung mga ionizing radiation? Bakit mga ionizing radiation, sir, ang karaniwan na mayroong binibigay na effect? Bakit yung mga non-ionizing wala? Babalikan po natin yung kaninang discussion po natin. Kasi di ba sabi natin, kapag ionizing radiation ang involved, di ba? There is a removal of electron. There is a removal of electron. Nagkakaroon po ng removal ng electron. May natatanggal, may nawawala. Okay, remember that your atom, okay? Collection of atom is the molecule. Collection of the molecule is your DNA. No? Collection of your molecule is your DNA, no, in molecular form, no, macromolecule yan. At yung collection po ng mga macromolecule po natin, ito po ay cell po natin. Yung collection ng cell po natin, ito po ay magpo-form ng atin pong tissue. Collection of tissue is the organ. Collection of the organ is the organ system. Organ system, collection of the organ system is the organism. So ibig sabihin, lahat ng bagay po nagsisimula sa maliit. Okay, great things comes from small beginning, 'di ba? Sabi nga. So ibig sabihin, lahat ng bagay ay nagsisimula sa maliit. Parang tayo po, no, dati po, ano lang po tayo, sperm cell na gumagalaw-galaw tsaka egg cell.
ng magulang natin. Maliit lang po yun. Sobrang liit. Microscopic po yun. Pero ano pong nangyayari? Lumaki po tayo ng ganito. Ibig sabihin, lahat ng bagay po ay nagsisimula sa maliit. Even the effects of radiation. So, ibig sabihin, pag natanggal po yung electron, dahil composition po siya ng atom, no, magkakaroon po ng effect yung ionization na yon sa atin pong atom. Yung atom po na yon, magkakaroon naman po ng effect sa atin pong molecule. Kasi ang bumubuo po sa molecule po natin ay mga atoms. Now, pagka nagkaroon na po ng effect yung atom natin dun sa molecule po natin, yung molecule pwede rin po magkaroon ng effect sa DNA po natin. Pwedeng DNA, pwedeng molecule lang. Yan. So, pag nagkaroon po ng effect yan sa DNA, mas lalo pong malaki ang problema. Because DNA is the control molecule. So, pag nagkaroon po yan ng effect, magkakaroon yan ng effect sa atin pong cell, cell sa tissue, tissue sa organ, organ sa organ system, and then sa organism. Kaya dun po nagkakaroon ng effect yung atin pong radiation, no? Because of ionization. Pero, kapag yan po ay non-ionizing, dahil wala, no effect. Dahil walang natanggal na maliit na bagay, walang natanggal, there is no ionization, incapable of producing ion pair, walang natanggal, na-excite lang, hindi ibig sabihin na-excite na natanggal na siya, hindi eh. Na-excite lang po, pero nandun pa rin po siya sa place, intact pa rin po. No? Dahil walang natanggal, wala rin pong magiging effect ito. Saan? Walang magiging effect sa atom, walang magiging effect sa molecule, wala magiging effect sa atin pong tissue, wala magiging effect sa organ, organ system, and sa organism. Wala. Nakuha guys, yan. So, doon po nagkakaroon ng effect ng radiation kapag ionizing radiation po ang involved. Kasi, again, mayroon pong natanggal na electron. Imaginin mo na lang ito. Yan. Imaginin mo yung hands mo. Yan, yung hand mo. Natanggal yung thumb. Wow, natanggal yung thumb. Sa dami-dami ng matatanggal, naputol pa yung thumb mo. Yan, naputol yung thumb. Ngayon, tanong, paano ka mananabunot niya? Diba? Ang hirap manabunot ng ganito lang. Apat. Wala ka ng lakas. Diba? Ang hirap. Yan. Paano ka ngayon hahawak ng baso? Sige nga, hawak ka ng baso. Apat lang yung daliri mo. Tanong, magkakaroon ba yan ng effect sa'yo? May effect ba or wala? Surely there will be an effect. At yung effect na yan ay malaki kasi yung natanggal sa'yo, malaki din yung tulong sa'yo. So ibig sabihin, pag may nawala, pag may natanggal, no? Pag may natanggal, no? Magkakaroon ng effect. Actually, yung sinasabi ko sa inyo na natanggal, no? Possible pa rin naman po yung ma-repair. Kasi merong kakayanan yung mga molecules natin na mag-undergo ng repair. Meron po yung kakayanan. Kaya nga po tayo, di ba? Na-X-ray po tayo. Pero hindi po tayo nagkaroon pa ng effect. I mean, hindi pa po tayo, hindi po po natin nakita na, ay, nagkaroon ako ng cancer, ay, nagkaroon ako ng cataract, nagkaroon ako ng mga radiation-induced diseases, di ba? Wala pa po. Bakit? Kasi may kakayanan yung katawan po natin na mag-undergo ng repair sa lahat ng mga radiation na napoproduce po natin. Yan. So, pasensya na po kayo. At medyo andal-dal ko. Yan. So, yan na po. Again, gamma ray and x-ray, sabi natin yan yung father and mother, ultraviolet light panganay na anak. At sabi po natin dito, wait lang. Mas ma-appreciate natin dito eh, di ba? Yan. Yan. Okay. Sabi natin gamma rays no and x-rays, father and mother, kahit sino father, kahit sino mother sa kanilang dalawa. Basta sila yung parang parent. Then, panganay na anak kasi siya yung susunod na ionizing. Pwede siyang ionizing, pwedeng non-ionizing. At remember, di ba sa isang pamilya, minsan merong unang nagkakaroon ng mga anak. Yan. Sino po yung unang nagkakaroon ng mga anak? Yan po, si visible light. Merong 7 anak. Ibig sabihin, merong 7 spectrums. Another spectrums. We have violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. And this is again arranged according to the highest form. Highest energy to the lowest. Yan. So, sumunod po, no? Pangatlong anak, si infrared, microwaves, and radio waves. So, yan po yung electromagnetic spectrum po natin. Yan po yung electromagnetic family po natin. Yan.
So para ma-appreciate nyo lang, no? So yan po. So again, yung mga pula, sila po ay ionizing. So obviously, no, gamma rays and x-rays are ionizing. Ultraviolet light na man-made, ionizing din po yan. Ultraviolet light, naturally occurring, for example, yung ini-emit ng sun, this is non-ionizing. Visible light, non-ionizing, of course. Infrared, non-ionizing. Diba sabi natin, 99% of electrons in the X-ray tube are converted into heat, and that is in the form of infrared. And only 1% is converted into X-rays. The next is microwave. Kaya nga po yung microwave oven po natin, di ba? Siya po ay nakakapag-produce ng heat kasi wala po siyang ionization na napoproduce. Again, ang excitation po natin, ang product or result po ng excitation natin is production of heat and production of light. Didiscuss ko rin po later kung saan po ginagamit ang atin pong microwave and radio wave. Yan. Radio wave, yan po, may pinakamababang energy sa atin pong electromagnetic spectrum or electromagnetic family. Now, sabi natin kanina, di ba, electromagnetic radiation has no mass, no charge, and they travel in constant velocity. Kaya lang, syempre, kung pare-pareho sila lagi, hindi naman natin sila madi-differentiate. Parang puro nakita na lang natin, pare-pareho sila, yung similarities nila. Ngayon naman, yung differences naman po nila to further describe this electromagnetic spectrum. So, there are another parameters to fully describe this electromagnetic spectrum. And these are energy, frequency, and wavelength. Yan na po, energy, frequency, and wavelength. Dito po, no, sa atin pong energy, yan, na-discuss ko na rin naman po. Ang energy po natin ay, ano, it is increasing. So again, yung energy po natin ay, ano, that is increasing po ang atin pong energy. Meaning, ang may pinakamataas na energy po ay gamma ray and x-ray, followed by the ultraviolet light, visible light, infrared, microwave, and radio wave. So radio wave po ang may pinakamababang energy, pinakamataas po ay gamma ray and x-ray. Next is the frequency. According to Max Planck's equation, that is Max Planck's constant, no, E is equals to HF. Yan. E is equals to HF. H is the Planck's constant. Sabi natin, energy is directly proportional to the frequency. Again, energy is directly proportional to the frequency. So, ibig sabihin, si energy and frequency are directly proportional. Meaning, pag tumaas ang energy, tataas din po ang frequency. Remember po, ang atin pong electromagnetic spectrum. Kaya nga po yung kanina, di ba? It is represented by a wave, di ba? Kasi sabi natin, it has no mass. No mass. So, dahil walang mass, wala ring charge, no? It is represented by a wave, no? Ray. Energy po sila, no, traveling through space, no, kaya meron po silang wavelength. Now, according to the electromagnetic equation, E is equals to C is equals to, wait lang. Ito po sa energy po natin at saka sa frequency, E is equals to H F, yan. Yan po yung Planck's constant po natin. Makikita po natin, energy and frequency are directly proportional. While dito naman po sa atin pong electromagnetic equation, C is equals to wavelength na lang multiplied by the frequency. Yan. Lagay na lang natin W yung wavelength, no? Yan. And F is the frequency. Wavelength multiplied by the frequency is equals to the speed of light. Mapapansin po natin that frequency and wavelength are inversely proportional. Again, they are inversely proportional. So dito, mas mataas, mas mababa ang wavelength, mas maikse ang wavelength ng ano, ng ating gamma ray and x-ray compared sa ating radio waves. So meaning, habang tumataas ang energy po natin, kasi makikita naman po natin sa ating pong arrow, no, represented by their yung energy, frequency, and wavelength, no, makikita naman po natin, no,
na kapag tumaas po yung energy, yung wavelength po natin ay bababa, iikse. So ibig sabihin, ang may pinakamaiksing wavelength po natin, tandaan, ang may pinakamaiksing wavelength po natin ay ang gamma ray and x-ray. Kaya nga po ang gamma ray and x-ray po natin, nag-i-interact po ito at the atomic level. Sa atom po sila nag-i-interact. Ang gamma ray at x-ray nag-i-interact at the atomic level. Yan, nag-i-interact at the atomic level. At mapapansin nyo rin po, no, na ang atin pong gamma ray and x-ray, okay, hindi lang po sila nag-i-interact at the atomic level. Pag tumaas pa po yung energy po nila, actually atom pa rin naman yun. Pag tumaas pa po yung energy po nila, hindi lang po doon sa mga electron, hindi lang po sila doon mag-i-interact. Mag-i-interact din po sila sa nucleus. Kaya nga po, sa nucleus po natin, no, ng atom po natin, nag-i-interact po ang gamma rays and x-rays kasi mas umiksi po yung size ng kanila pong wavelength, lalong-lalo na po kapag mataas ang kanilang energy. No? Ito po yung ginagamit natin sa atin pong radiotherapy. Particularly, ito pong gamma ray, ginagamit po natin to sa radiotherapy po natin. Actually, ang gamma ray po natin, ginagamit po natin ito sa atin pong yan. Ginagamit po natin itong gamma rays po natin sa brachytherapy. Yan, brachytherapy, ginagamit po natin yan. Ginagamit din po natin ito sa nuclear medicine. Yan. Wala na, wala. Yan, ginagamit po natin yan sa nuclear medicine. Ginagamit din po natin ito sa cobalt 60 po natin. Okay, yung source po natin na cobalt 60 sa radiation therapy po natin, no. Sa teletherapy po natin, yan ginagamitan po natin ito ng gamma rays. Yan. So ibig sabihin mapapansin niyo po sa therapeutic po karaniwang ginagamit itong mga gamma rays na to and sa nuclear medicine, no. Yan. Mas niliitan ko lang. Yan. So, yan po. Ginagamit po siya sa brachytherapy, nuclear medicine, and cobalt 60. Kasi nga po, ang atin pong gamma rays, take note, no? Ito po ay product po ng atin pong radioactivity. Again, gamma rays are a product of radioactivity. Pag sinabi nating radioactivity, it is the process of emitting particle or ray, okay, by the nucleus of an atom in order to attain stability. Kasi ang atin pong atom or ang atin pong radioactive source ay naging radioactive because meron po siyang contain na excess energy or meron po siyang instability. Whether dumami yung number ng protons niya or neutrons niya, no? So yun po yung nagko-cause ng radioactivity po niya, yung number ng neutrons. Either tumaas ang neutron or bumaba ang neutron, nakakapag-cause po yan ng radioactivity. By the way, medyo mahabang discussion din po yung radioactivity. So siguro sa susunod, madidiscuss po natin siya. But for now, no, dahil medyo limited yung time po natin, so that will be discussed sa mga susunod po nating discussion kung meron man po. So again, gamma rays are being used in brachytherapy. So pag brachytherapy po, no, the source of radiation is placed near or close to the target. So ibig sabihin, ito po yung mga capsules, ito po yung para mga capsules, no, mga pellets, ganun, no, na nilalagay po, ini-insert or pine-place near the target, near the tumor, yung tinitreat po natin, no. So yun po siya. Ang tawag po natin doon ay brachytherapy. Sa nuclear medicine naman po, no, in nuclear medicine meron po tayo ditong positron emission tomography. And we also have yung tinatawag po natin na gamma. Gamma, yung atin pong gamma ray or yung gamma camera po natin. No? Ang ginagamit po natin doon ay gamma ray. So yan po. Radioactivity din po ang involved po dito sa atin pong nuclear medicine. Yan. Cobalt 60, ginagamit po natin ang cobalt 60 sa treatment po ng patients po natin na may cancer. Ang ginagamit po natin dito ay yung cobalt mismo na nag-undergo ng decay.
by beta minus decay, no, into nitrogen, kaya into nickel, sorry. Kaya lang po, meron po siyang excess energy, no, kaya yung gamma ray po na yun, na excess energy ay inilalabas po muna niya. Kaya nga po ang cobalt 60 po natin, meron po itong half-life na 5.26 or 5.27 years. Yan, 5.26 or 5.27 years po ang half-life ng atin pong cobalt 60. Okay. Yan po yung ginagamitan po natin ng gamma rays. Sa cobalt 60 po natin, no, yan pong cobalt 60 po natin na yan, actually dito sa Pilipinas po, kukunti na lang din naman po yung meron pong cobalt 60 machine. Actually kasi, syempre, yung cobalt 60 is much cheaper than the linear accelerator. However, kung titignan po natin yung kanila pong yung accuracy, yung sharpness po, no, nung radiation na inilalabas nila sa therapeutic, di mas hamak na mas mataas po ang accuracy, ang sharpness ng linear accelerator kumpara sa cobalt 60. Yan. So meron pa pong mga nag-ooperate po ng mga cobalt 60 machines pa rin po dito. At ito po ay under po, again, ng radioactivity. So pag radioactivity po yan, continuous po ang emission ng radiation. Continuous yung labas ng radiation niya. Meaning kahit naka-turn off na po yung machine, no, yung source po natin ay continuous pa rin po yan na nag-e-emit ng radiation. Okay, so yun po. Next, X-rays po natin. Yan, ionizing pa rin po yan. Mataas ang energy, kaya ionizing. Okay? Wavelength po niya, maiksi pa rin po. Kaya yan po ay nag-i-interact at the atomic level. Yan. So, saan naman po ginagamit ang atin pong X-ray? Where do we utilize this X-ray? No, X-rays are being utilized in, of course, conventional X-rays, no? Sa conventional X-rays. Or yung X-ray machine, nawala na naman, conventional X-ray machine. Yan, saan pa po? Ginagamit din po natin ito sa mammography. Yan, sa mammo. Yan, mammography. Yan, ginagamit din po natin ito, of course, sa CT scan. Yan, yung mga hindi ko po nabanggit sa gamma rays po natin, pwede nyo pong idagdag yon. Ano pa po ba? Yan, mammography yan. Of course, fluoro yan, tama po, fluoro. Fluoroscope, no? Diyan din po syempre yung C-arm, O-arm, 'di ba? Fluoro din naman po 'yon. So, diyan po ginagamit yung atin pong X-rays, yan. So, saan pa po ginagamit ang X-rays po natin, sir? Dahil nga sabi natin, kagaya lang din siya ng gamma ray, yung energy. So, ginagamit din po siya sa atin pong linear accelerator. So, sa therapeutic din po ito. Kagandahan lang po sa linear accelerator, no? Sa gamma rays po na, sa cobalt 60 po natin, pure gamma ray po ang inilalabas po natin, gamma ray. Dito po sa linear accelerator, pwede po tayong gumamit ng X-ray, which is photon, pwede rin po tayong gumamit ng electron sa linear accelerator. Yan. Sa linear accelerator po, mas sharp po kung compared sa atin pong cobalt 60. Pero ngayon, meron na rin po tayong mga proton therapy. Ibig sabihin, yung proton mismo, which is positively charged, ay ginagamit, no, ni-utilize to as a source of energy to kill cancer cells. Yun po. Yan. So, ang atin ultraviolet light, again, ito po ay ginagamit po natin for disinfection. Yan. Ultraviolet light is being utilized in disinfection. And disinfection po. And for disinfection use po yan. Yan. Visible light po. Saan po natin ginagamit ang visible light? Yan. Visible light po. Ginagamit po natin ito sa atin pong negatoscope or sa atin pong view box. Yan. Sa view box po natin. So ngayon, meron pa rin naman pong gumagamit ng mga X-ray films. Meron pa rin naman po. Meron pa rin po. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin yung view box po natin or yung atin pong mga negatoscope. Yan. Sir, paano yun? Digital na. No, hindi naman po lahat ngayon digital. Hindi pa po lahat digital. Kaya meron pa rin po tayong view box or yung tinatawag po natin na negatoscope. Yan.
infrared po natin, again, ito po ay more on heat. Yan, kaya nga sabi natin, di ba, 99% of electrons in the X-ray tube are converted into heat and only 1% is converted into X-ray. So, ibig sabihin, ang atin pong infrared is more on heat. Yan, heat po ang atin pong infrared. Yan, heat. Yan. Then next, microwaves. Actually, ang microwaves po natin, no, ginagamit po natin ito, ni-utilize po natin ito sa linear accelerator. Actually, in linear accelerator, meron po tayo doon tinatawag na magnetron. Magnetron is a producer of microwave. No, microwave po 'yon. Producer po siya ng microwave, no? At itong microwave na 'to, tumutulong to accelerate yung atin pong mga electrons. Kasi remember, sa atin pong linear accelerator, mataas na energy po ang kailangan po natin dyan. Remember, sa X-ray tube po natin, ang tumutulak sa mga electrons para magkaroon po ng energy, nagpo-provide po ng energy sa mga electrons po natin ay mga voltage, yung voltage po natin. Kaya nga po sa X-rays po natin, meron tayong kV, di ba? May mga ganun tayo. However, dito po sa ating linear accelerator, kailangan po natin ng mataas na voltage. Yan. So, which is mega voltage. Na parang, syempre, kung kakailanganin natin ng sobrang taas ng voltahe, para ang hirap namang i-accelerate ng electrons na ang gamit po natin ay voltages. Okay? Parang hindi po siya ganun ka-practical. So, ang naisip po nila, i-accelerate ang mga electrons through microwaves. So, ang microwave po natin, sir, question, ang microwave po ba natin ay pwede po bang sumakay sa kanyang electron? Pwede po. Actually po kasi ang electron is just like electromagnetic. Ang electron po natin may charge which speaks of its electricity. Okay? Yung atin pong electron, nag-i-spin po yan on its own axis, kaya nakakapag-produce po yan ng magnetism. So sabi nga po natin, any charged particle in motion produces magnetic field. Any charged particle in motion produces magnetic field. At dahil ang electron po natin may electric field at mayroon din pong magnetic field, therefore, siya po ay electromagnetic. However, hindi po siya natin pwedeng tawagin electromagnetic radiation kasi meron po siyang mass. So yun lang po yung nag-disqualify sa kanya to become electromagnetic radiation, yung kanya pong mass. Pero meron siyang electric field and magnetic field, which the same sa atin pong microwave, which is electromagnetic radiation. Kasi nga, meron siyang electric field and meron din po siyang magnetic field. So, yung electric field ng electron at magnetic field ng electron at magnetic field ng microwave, yun po yung maghahawakan para makasakay po ang electron sa atin pong microwave. At ang microwave po natin, wala na po tayong dapat problemahin pa kasi ang atin pong microwave ay tumatakbo in the speed of light. Yung kanya pong velocity ay speed of light. Kaya siya po ay mabilis ma-accelerate, mataas ang kanya pong energy na napoproduce. Okay, idagdag pa na meron po tayong klystron which amplifies the microwave. So, hindi niya po pinaparami yung microwave, kundi pinapabilis niya po yung takbo ng atin pong microwave para makapag-produce po ng mataas na energy. So, yun po. Microwaves po natin is being utilized in the linear accelerator to accelerate. Used in LINAC to accelerate electrons. Yan. Ang trabaho niya po is to accelerate yung atin pong electron sa atin pong linear accelerator. Yan. Next is radio waves. Sir, saan naman po natin ito yung ginagamit tong radio waves po natin? Actually, ang radio waves po natin ay ginagamit po naman natin sa, yes, salamat po sa pagsagot, sa MRI po natin. Yan. Ginagamit po ito sa MRI, hindi po sa ultrasound. Kasi ultrasound is far different from electromagnetic radiation or electromagnetic spectrum. Kasi ang ultrasound po, ang ultrasound po natin, yung kanya pong velocity, it varies. While in electromagnetic radiation, yung velocity niya po ay constant. Sa atin pong ultrasound, no,
yung velocity niya po, it varies based on the sabi na po nating density ng material. So kapag mataas yung density ng material, yung tigas ba? Yan. Pag mataas yung density ng material po natin, mabilis yung travel ng sound. Pag mababa yung density ng material na ginagamit to travel, no, mababa lang yung velocity niya, no? And again, ang electromagnetic radiation natin or yung mga spectrums po natin ng electromagnetic, they can travel even in a vacuum. Ang sound po natin, it cannot travel without a vacuum. It cannot be produced without a vacuum, no? Without a medium, should I say. Without a medium. So, kailangan niya lagi ng medium in order to produce sound. Okay? Kaya ang pinaggagamitan po natin ng mic, ng radio waves po natin ay ang MRI po natin. Yan, yung MRI po natin. Radio frequencies po natin. So, sa MRI po natin, no, tina-turn on po dyan yung atin pong magnet, no, yung tawag po dito, RF pulses, no, para yung sa mga molecules po sa katawan natin. Actually, maganda rin po itong physics of MRI. Again, kaya lang sa sobrang maiksiyan time natin, so yun po. I-discuss ko na lang po ng mabilisan lang po. So, yung hydrogen po sa katawan po natin, yan, mga hydrogen po, dahil meron lang po silang one atomic number, so mataas po yung magnetic susceptibility po nila. Again, yung magnetic susceptibility po ng mga hydrogen, mataas. So dahil one lang po yung kanilang atomic number at wala po silang kasamang neutron sa loob ng nucleus. Sila lang po yung atom na walang neutron. Ang meron lang po ay proton. So ibig sabihin, kung single siya, 'di ba? Kung single siya, ano bang nature ng single? Ready to mingle, 'di ba? Ganun ang nature ng mga single, ready to mingle. So dahil single lang po ang proton sa loob, mataas po yung magnetic susceptibility. Ibig sabihin, madali po siyang ma-attract. So yung mga hydrogen proton po sa loob ng katawan po natin, dahil 80% of the human body is water, so meron po yung magnetic field na napoproduce po. At yan po ay iba-iba po yung kanila pong orientation. However, kapag yan po ay tayo po ay na-subject sa magnetic field, no, like for example sa MRI, yan, yung atin pong mga hydrogen proton ay nag-a-align. Nagkakaroon po ng tinatawag na magnetic domain, no? Net magnetization. Yan, nagkakaroon po ng net magnetization, magnetic domain, yun, nag-a-align po sila. Yung iba po nagdi-disalign. Tapos to turn on po yung RF pulse that causes ng sabihin na po natin na deviation from the sabihin na po nating magnetic field. Magdi-deviate po sila doon sa magnetic field kasi may nagbibigay po ng excess energy. So, yung excess energy po na yun na nagbibigay sa kanila, yung RF pulse, later on ay ita-turned off kapag ka sila po ay nakapag-deviate na. Dahil yung pag-deviate po nila na yun, yun po yung ibig sabihin, meron na po silang excess energy. And that excess energy will be emitted in the form of RF signals. Kaya po siya tinawag na magnetic resonance kasi nagre-resonate po yung ating mga proton while giving energy. At yung energy po na yun, tinatawag po natin na radio frequency signals na lalabas po sa katawan at marireceive po ng coils to produce images. Yan po. So, yan. So, dun po natin ginagamit ang atin pong mga radiation po na ito. So, ito pa lang po yung atin pong electromagnetic radiation or spectrum. I hope na meron po kayo naintindihan dito. Next naman po natin ay yung atin pong particulate radiation. Yan. Again, ha, hindi lahat ng electromagnetic radiation or electromagnetic spectrum ay ionizing. Some of them are non-ionizing. Some of them are ionizing. Sino po ang ionizing? Gamma ray, X-ray, and ultraviolet light. Sino po ang mga non-ionizing? Ultraviolet light, visible light, infrared, microwave, and radio wave. So, next naman po ako. Next slide. Yan. Sorry. Clear ko lang po muna ito. Yan. Okay, ito naman po yung atin pong PENPAN. Sir, bakit po naging PENPAN po yan? Yan, proton, electron, and neutron. Particulate radiation, ibig sabihin,
When we say particulate radiation or corpuscular radiation, meaning it contains mass. Meron po silang daladalang mass. Meron po silang bigat. Meaning they are considered as matter. Because matter is anything that has mass and occupies space. So again, particulate radiation are considered as particulate radiation is considered as matter. It has mass. Kaya matter po siya. Matter. Kanina, yung ating electromagnetic radiation, it is not matter. It is just an energy. Okay? Energy lang po yun. Now, meron tayong penpan. Proton, electron, and neutron. Positron, alpha, and negatron. So, simulan ko lang po muna sa atin pong proton. Proton is the most important particle inside the nucleus of an atom. Kanina sabi natin nasa loob ng nucleus ang atin pong proton, no? Together with the neutron. Actually, ang proton po ang pinakamahalaga. Why? Because it speaks of its atomic number. So atomic number po kasi ang pinakamahalaga sa lahat, no? Atomic number. An atom can exist even without an electron. Remember, pag naionize yung electron natin, pwede pa rin siya. Maging atom pa rin po siya. Atom pa rin. Kaya lang, walang electron. Kulang ang electron. Positive nga lang yung charge niya. Okay? An atom can exist even without a neutron. Anong example po nun? Hydrogen. Yung hydrogen po natin, hydrogen pa rin po siya even though it do not contain neutron. But an atom cannot exist without a proton because the proton speaks of its atomic number. Okay? Proton or atomic number speaks of its characteristics. Okay? So yun po. The most important particle inside the nucleus of an atom is the proton. Okay? Next is electron. Electron is the lightest subatomic particle held outside the nucleus and it is easily ionized because again, it is held outside the nucleus. Neutron is the most the heaviest fundamental particle of an atom. Heaviest fundamental particle of an atom, pinakamabigat, no? And it is considered as unstable particle, most unstable particle. Yan. Actually, neutron is the one that causes radioactivity again. Radioactivity occurs because of the neutron. Walang ibang dahilan ng radioactivity kundi ang neutron po natin. Why? Because neutron is very unstable particle. Neutron decays. Okay, neutron is held inside the nucleus. And this neutron is very unstable particle. It decays into a proton and neutron and neutrino. So nagde-decay po siya into proton, electron and neutrino. So meaning, ganun po siya ka-unstable. At dahil po siya ay unstable, nagkakaroon po tayo, salamat po sa pagsagot ma'am, nagkakaroon po tayo ng ano, instability. Pag sinabi natin instability, parang di ba kapag ka ikaw ay gutom, unstable ka? Meaning, di ka mapakal eh. Di ba? Kasi nga, unstable ka. Hindi mo alam kung bakit. Bakit gusto mong kumain, kakakain mo lang. Parang gutom ka na naman. Di ba? Unstable. Di ba kapag ka ikaw ay inaantok, unstable ka rin. May tinuturo siya, pero tulog ka. Di ba? Kasi nga, unstable ka. Nakuha? It produces instability sa iyo. Magiging stable ka lang once na nasatisfy na yung instability mo. Pag halimbawa ikaw nadudumi ka, di ba? Pag nadudumi ka, lahat gagawin mo, may tao sa CR o walang CR, walang maayos sa CR, pero pag dumi-dumi ka na, talo-talo na, sige, bahala na, kung saan na lang. Bakit? Kasi unstable ka rin. Nagkakaroon ka ng instability. Ang atin pong atom, ganun din po. Especially the nucleus. Kaya nga po, ang radioactivity natin, when we talk about radioactivity, we are only limiting the box into the nucleus. Sa nucleus lang po ang pinag-uusapan natin dito, wala na pong iba. Bakit? Kasi nandoon po yung very unstable particle which is the neutron. Dahil yung neutron, again, nako-convert po yan, nagde-decay yan into proton, electron, and neutron,
no, and sorry, and neutrino with a half-life of 12.8 minutes. Minutes po 'yon. So very unstable. At for example, no, nagdecay po yung atin pong neutron into proton and electron sa loob ng nucleus. Imagine ha, magkakaroon ngayon ng electron sa loob ng nucleus. Is that proper na magkaroon po ng electron sa loob ng nucleus? Basically, hindi. Basically, hindi. Kasi ang electron po ay dapat nasa labas ng nucleus. Dahil doon po sila nakatira sa labas ng nucleus. Kaya kapag meron pong electron na na-produce sa loob ng nucleus because of radioactivity. Okay. Yung itatawag po natin dun sa electron na yon na ilalabas ng nucleus later on ay tatawagin po nating positron kung positive at negatron kung negative. Meaning guys, ang atin pong positron, nakinig po ah, yung atin pong positron at negatron, they are, yan, ito pong atin pong, yan, si negatron po natin, wait lang ah, yan, si negatron at si positron, yan, sila po ay simply electron. Sila po ay literal na electron. Electron na nanggaling sa loob ng nucleus. Bakit? Dahil po dito sa atin pong neutron. Kasi nga po, si neutron ay very unstable particle. It creates instability to the nucleus that causes the neutron to decay into proton, electron, inside the nucleus, electron, and neutrino with a half-life of 12.8 minutes. So kung may electron sa loob ng nucleus, yan, ilalabas po ito ng nucleus. Pag inilabas po siya ng nucleus, ang lalabas po ay, yan, negatron. Negatron po ang lalabas. Kaya nga po ito pong positron at negatron po natin, yan po yung tinatawag po natin na beta particle. Tandaan, sila po ang tinatawag po natin na beta particle. They are the particles emitted from the nucleus. Electron particle. Yan, beta particles. Yan, beta particle po yan. Electrons emitted inside the nucleus. Electron emitted from the nucleus. Kasi ang electron, dapat nasa labas lang yan, eh, di ba? But this time, ito po ay nanggaling sa loob ng nucleus. Kaya siya po ay tinawag na beta particle. So again, kung siya po ay negative lang na electron, literal na electron lang, ang tawag sa kanya, negatron. Pero beta particle sila. Beta particle silang dalawa, pero ang specific name niya po, dahil siya po ay negative, negatron. Kasi mayroon siyang negative charge. Siya po yung literal na electron lang po na lumabas sa nucleus po natin. Out of the decay ng atin pong neutron. Eh sir, paano naman po yung positron? Paano siya nakalabas? Bakit siya po ay positive? Remember, ang positron po natin, positive in charge po yan. Positive in charge. Now, ngayon, si positron po natin ay lumabas na positive dahil yung atin pong nucleus, it contains, okay, a lot of number of protons. Okay? There is too many number of protons inside the nucleus of such atom. Okay? Kaya nung lumabas ang atin pong electron, okay, dahil marami ang proton, maraming positive. Diba nga sabi natin, kapag ka ikaw halimbawa negative ka, negative thinking, negative mind, negative lahat nasa iyo. Pero sinama ka sa mga taong positive, positibo sa buhay, positibo ang mga pangarap, kahit maraming problema, iniisip pa rin magagandang bagay, no? Ano mangyayari? Yung mind mo ma-change din into positive. Kaya nga merong kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So dito po, yung positron po natin, electron siya literal eh, di ba? Electron siya literal, negative na charge, no? Merong mass na 9.1 times 10 to the negative 31 kilogram, no? So yan po yan. Merong energy equivalence na 511 keV. So siya po yun, electron. Kaya lang dahil sa dami ng positive na proton sa loob ng nucleus, ang lumabas pong na electron ay may charge na positive kasi naapektuhan po siya nung positivity na charge ng atin pong mga proton. Okay? Kaya ang lalabas po ngayon na charge instead na negative, instead na negatron ay
positive, which is positron. But again, this is beta particle. Beta particle, ibig sabihin lang, no, mga electron na nanggaling sa loob ng atin pong nucleus. Yan. So, yun po. Kaya mapapansin nyo, no, negatron. Electron, sampo, ano po ang first letter po ng negatron? N. So, ibig sabihin, it speaks of its origin, nucleus. Yan. N, nucleus. Yung electron po natin, ano ang first letter ng electron? E. It pertains to its origin. Ano yung origin niya? Extra nucleus. Yan. Extra nucleus. Nanggaling siya or held siya on the extra nucleus. So, yan po ang atin pong neutron na nagiging dahilan ng radioactivity. Actually, ito pong pen po natin, lahat po ito ay makikita po sa atin pong atom. Yan. It will be found on the atom. Ito naman pong positron, alpha particle, and negatron, it is a product of radio. Yan. Product po yan ng radioactivity. Yan. Product po yan ng radioactivity. Yung ating positron, alpha particle, and negatron. Ang positron po natin, positively charged electron. Kaya dahil siya po ay positively charged electron, positive na charge, so siya po ay nakaka-attract ng electron. At kapag na-attract niya po yung electron, siya po ay positive, electron po negative, boom, nagsama with the same characteristic. Pareho po sila ng mass, different in their charge. Ibig sabihin, parehong-pareho ng characteristic, but different in their charge. Sila pong dalawa ay nag-a-annihilate. Annihilation. Yung positron. Kaya nga po, positron is being utilized in positron emission tomography in PET, in nuclear medicine. Kasi yung annihilation fate ng mga positrons. Kasi ang positrons po natin, they are antimatter particle because they have positive charge. So, mangyari po sa kanila, once that they have sabi natin na nating attracted to an electron, no, dahil ang mga electron, minsan kayo, minsan kaibigan nyo, no, pero karaniwang madalas kayo, ano po yun, sir? Marupok, di ba? Ang mga electron, marurupok. So, pag merong positive dyan, anong nangyayari na? Attract sa positive. So, pag yan po, nagdalawa, nagsama, boom, mag-a-annihilate po sila. At yung mass po na meron po sila ay mako-convert lang po into energy, which is annihilation radiation. Okay, with an energy of 511 keV emanating or emitted in opposite radiation, in opposite direction, 180 degrees apart. At dyan po nanggagaling yung radiation na ginagamit po natin in positron emission tomography, scanning po natin. Yan. Okay. So, negatron po natin, kagaya lang din po siya ng electron, no? So, kung meron po tayong electron therapy sa atin pong linear accelerator, so ang negatron naman po ay inilalabas ng atin pong mga radioactive sources. For example po ay iodine-131 na ginagamit po sa treatment ng thyroid Graves disease, ng thyroid enlargement, thyroid cancer. So, yan po. May inilalabas po yan na negatron. At yung negatron po na yon ang siyang papatay doon sa mga cancer cells, no, doon sa mga nagko-cause po ng enlargement or Graves disease. Yan po. So next naman po ay ang atin pong alpha particle. Sorry, medyo natabunan na po ang atin pong alpha particle. Ang alpha particle po natin ay medyo burahin ko lang po muna. Yan. Balik ko lang yung atin pong atom. Product ng atom at ito po ay product ng radioactivity. Pasensya na po, medyo exceed. Okay lang po yan. At least matuto po tayong lahat. Okay. Ang atin naman pong alpha particle, no, it consists of 2 protons and 2 neutrons. It is combined together. 2 protons and 2 neutrons, which is combined together. Electrically speaking, sila po ay pinagsamang 2 protons and 2 neutrons. Kaya nga, sometimes ito pong alpha particle ay tinatawag as helium nuclei or helium nucleus kasi ang helium nucleus po may 2 protons, may 2 neutrons din po. Ang alpha particle po natin ay kinoconsider po natin to be the most hazardous radiation. Again, ang atin pong alpha particle ay kinoconsider to be the most hazardous radiation. Sir, bakit po naging most hazardous radiation ang atin pong alpha
particle. Ang alpha particle po natin ay naging Mosas Ardus, sorry. Hindi pa po tapos. Ang atin pong alpha particle ay naging Mosas Ardus radiation kasi siya po ay mayroong charge which is positive 2. No? Positive 2 po ang charge ng atin pong alpha particle. Remember, ang charge po natin ay positive 2. Bakit po naging positive 2 ang charge ng alpha particle? Dahil po sa atin pong dalawang protons natin. Dalawang neutrons kasi wala naman pong charge ang neutron natin. So ano ngayon ang magiging implication once na meron tayong positive 2 na charge? So yung atin pong mga electrons ngayon, no, magiging attracted po sila dito sa alpha particle. No? Attracted sa alpha particle. Bakit, sir? Kasi nga po yung mga electrons ay ano, marupok. Yan, madaling ma-ionize. Lalong-lalo na kapag positive. So, ano mangyayari? So, ganito lang po yan. Yung alpha particle po natin, kapag ka sila po ay nag-exist, lumabas, na emit from a radioactive source, no? Yung mga electron po, sasalubungin sila, dadagsain. Bakit sila dadagsain? Kasi ang charge ng alpha particle ay ano, positive 2. Maraming ma-attract na mga electron at magkukumpul-kumpulan sila. Okay? Para sa alpha particle. Bakit? Kasi ang alpha particle ay highly positive. Not only positive, but positive 2. Kaya yung mga electron ma-ionize. Kaya marami pong na-ionize ang alpha particle. At kapag dumami po ang ionization rate po natin, dadami din po ang chances na makapag-produce po tayo ng biologic effects. Kasi isang ionization, no, sabi nga po natin, chance na yan na magkaroon ng effect. E paano pa kung marami? Okay? Kaya nga po ang alpha particle po natin, meron po tayong ionization rate. Yan. Meron po tayong specific ionization na 40,000. Yan. 40,000 ion pairs. Per centimeter of travel ang na-ionize ng atin pong alpha particle. Sobrang taas po. 40,000 ion pairs per centimeter of travel. Bakit ganun kataas? Kasi ang charge niya po ay positive. Nakukuha. Question. Which is more highly ionizing? Which is more highly, more na nga, highly pa, no? Talagang ganun. Which is more highly ionizing? X-ray or alpha particle? Pakichat nga po sa chat box or sige, kung anong gusto nyo pagsagot ang gawin. Which is more highly ionizing, alpha particle or X-ray? Highly ionizing, alpha or X-ray? Alpha particle, alpha. Yan, salamat po sa inyong mga pagsagot. Yan. Shout out po sa mga top rankers, yan, sa mga alumni ng top rank, no? Hello po sa inyong lahat. Yan. Yan. Salamat po sa inyong pong panonood kahit na tapos na po kayong mag-review. Nanonood pa rin po kayong sa atin pong free lecture sa Top Rank Review Academy. Yan. Salamat po sa inyong pong pagsagot. Correct. Sir, ano po yung sinagot nila? Bakit correct po, sir? Di po namin nakita. Ikaw lang na yata nakakakita. Okay. Ang tamang sagot po ay alpha particle. Highly ionizing po ang alpha particle compared to X-ray. Bakit, sir? Because of its charge. Dahil ang alpha particle po, nakaka-attract ng mga electron. Ang X-ray po, wala po siyang charge. So pag dumaan po siya, kung sino lang po yung haharang sa dadaanan niya ng mga electron, yun lang po yung ma-ionize niya. Unlike ng alpha particle, meron pang kasamang attraction kasi ang atin pong alpha ay positive in charge. Yan. Bukod sa makakapang-ionize na siya dahil ionizing talaga siya, mayroon pa siyang attraction na nagagawa. Nakukuha. Kasi nga po, siya ay positively charged. Positive 2. Kaya marami po siyang na-ionize. Kaya again, ang alpha particle po natin ay kinoconsider po natin as highly ionizing radiation or most hazardous radiation. Yan po. So, sir, saan po natin ginagamit ang mga particles na yan? Sir, ang atin pong proton, ginagamit na rin po natin to sa radiation therapy, known as proton therapy, proton beam radiation therapy. Yan. Ginagamit na rin po ito doon.
Lagay lang po natin dito. Yan. Proton beam radiation therapy. Yan. Proton beam radiation. Yan. Proton beam radiation therapy, ginagamit po ang electron, yeah, ang proton, no? Ang atin pong electron, of course, ginagamit po natin ito sa linear accelerator. Yung mga alam nyo pa po, no, na iba pa na hindi ko mailalagay dito, ginagamit din ito doon sa bago pa po mag-linear accelerator, yung malaki. Yan, nawala na sa isip ko. Yung ina-accelerate yung electron in circular. Yan. Yan, nawala na naman sa aking kaisipan. Yan. Electron, ginagamit po sa linear accelerator kasi nakakapag-produce po, nakakapaglabas po siya ng atin pong pure electron po ang inilalabas. Yan. Neutron po, no, hindi naman po natin ginagamit ito, ang neutron po natin. Ito lang po yung nagko-cause ng radioactivity, ang neutron. Positron, we utilize positron in positron emission tomography scanning. Yan, PET scanning. Yan, PET scan. Yan. Alpha particle, hindi po natin ito ginagamit. Sa radiology department po itong pinag-uusapan natin. Ha? Intherapeutic or application po nila. Alpha particle, dahil ito nga po ay Mongsa Sardus, hindi po ito ginagamit. Negatron po natin, ginagamit po ito sa atin pong brachytherapy. Yan, brachytherapy. Yan, brachytherapy po. Ginagamit ang atin pong negatron. So, yan po ang ating particulate radiation. Tandaan lang po, no, ang atin pong balikan lang po natin yung mga na-discuss natin, no. Simulan po natin sa atin pong ionization and excitation. So, the difference between ionization and excitation is their energy. So, meaning in ionization, it involves the removal of electron from its orbit. While in excitation, it involves the addition of energy to an electron whereby raising it from lower state to a higher state, producing heat or the emission of light. Yan. So sa atin naman pong ionizing and non-ionizing radiation, again, same lang din po. Energy din po ang difference po nilang dalawa. Between directly ionizing and indirectly ionizing, we are talking about the charge, no? Kapag ka may charge po, it is directly ionizing. Kapag ka no charge, that is indirectly ionizing radiation. So yun po. Then we have discussed electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation is energy, okay? Energy of electric and magnetic fields, no, traveling through space. And electromagnetic spectrums po natin, we have gamma rays, x-rays, which are of the same energy but different in origin. So again, sabi po natin, ang gamma ray po natin, ang galing po ito sa atin pong radioactivity, while ang sa nucleus po natin, while x-ray are produced outside the nucleus, no, sa ionization po ng ating inner orbital electron. Gamma ray is being utilized in brachytherapy, teletherapy, specifically in cobalt-60 and nuclear medicine. While X-rays are being utilized in conventional X-ray, mammography, no, sa mammogram, sa atin pong fluoroscope, CT scan, saan pa po? Sa linear accelerator. Yan. Next is ultraviolet light, which could be ionizing or non-ionizing. It is being utilized in disinfection. Visible light is being used in negatoscope or the view box po natin. Infrared is being utilized as heat, no, which is non-ionizing. Microwave is being utilized in linear accelerator to accelerate electrons, and radio waves is being utilized in MRI. And this particulate radiation, PEN-PAN, we have proton, electron, and neutron, can be found in the atom. And positron, alpha particle, and negatron are the products of radioactivity, which is emitted from the nucleus,
no? And proton is being utilized now in proton beam radiation therapy. Electron is being utilized, of course, in linear accelerator to treat tumors, yung mga tumors natin na mga superficial tumors po natin or superficial therapy lang po yung kailangan. And positron is being utilized in positron emission tomography in nuclear medicine. Alpha particle, hindi po natin ang ginagamit. Negatron po natin is being utilized in brachytherapy. Specifically, sa exam, one of the example is yung atin pong yung sa thyroid po natin, yung iodine 131. In killing thyroid cancer, no, cancer cells, no, in the treatment for Graves disease and thyroid enlargement. So, yan po. So, before I end, guys, let me share you these words. Nawala. Ayan. Ayan. So let me share you God's word for today. So in Joshua 1:8, it says, keep this book of the law, and that is the word of God, always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Again, success and prosperity lies not on our education. It lies not on our family history. It lies not on our, sabihin na natin, educational background, no? Whether ikaw ay masteral degree, doctoral degree. So, hindi po doon nakalagay, nakadepende ang success po natin. Success and prosperity lies on the Word of God, on how we obey God's word and how we give priority to His word and to His kingdom. As it was written in Matthew 6:33, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So again, yung success po natin, wala sa mga nabanggit po natin, kundi nasa word of God po. So yun lang po. Salamat po na marami. Thank you so much and God bless us all. Salamat po, guys, and hope to see you sa atin pong review which will start on August 31, no? Sa TopRank Review Academy, and it will be online and blended po. So, yan po. Thank you so much, guys, and God bless you all po. So, sa mga yan po, no? Mga nasa YouTube pa po. YouTube, should I say, sa atin pong Facebook. Hello po sa inyo, guys. Yan. Hello po. Shout out po sa inyong lahat. Di ko man po kayo maisa-isa kasi ang dami. Nyo? So, thank you po sa inyo pong panonood. Thank you po sa lahat. So, God bless po and mabuhay po tayong lahat. Thank you po.